Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo sa Barangay Kawayan, dito sa sakop ito ng Libagon. At dinala lang ako dito ni, ayun o. Koy Kawayan boss! So yan, yan yung nagdala sa akin dito mga kabutingting. At mayroon ako ditong gagawing washing machine. Yan, ito yun. At bago ko yan umpisaan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience. So yan mga kabutingting, yan nga pala yung may-ari si Ate Kaway-Kaway naman dyan ma'am. Yan. At mamaya na kita interviewin ma'am pagka maayos ito. So ito yung gagawin ko ngayon sa araw na ito mga kabutingting, sharp na... Ito yung matibay tip kasi ang mga gamit pa nito na rewind ay tanso or copper. Yan, sharp. At ang kilograms naman ito ay 7.5 kilograms Babad Magic. At ito raw mga kabutingting, ang dryer nito ay gumagana pa pero ang washing ay hindi na. So tingnan lang natin at napakatigas nito, hindi maikot. So kahit hindi na tayo gumamit ng tester nito dahil sabi nga nila ay gumagana yung spin dryer. So para ma-try natin, saksak lang natin ito at ikutin lang natin yung spin timer. O yan, gumagana nga dahil muuga-uga. At ito, mga kabutingting ay wala ng brake dahil mayroon ng tumingin ito or gumawa na rin. So unplug ko lang dito. Pag mga ganito, hindi ko na kailangan eh. Pag mga ganito mga kabutingting ay hindi ko na kailangan gumamit ng tester para matester yung power cord. At pasensya na kayo mga kabutingting dahil mayroong gumagawa din. Yung nagdala sa akin dito ay may gumagawa din sila. So dito tayo sa likod mga kabutingting. Yan, mayroon lang tayong i-shout out pala mga kabutingting. Asan na ba yun? Ayan, dito yan. Shout out dito kay Kuya. Anong pangalan nila Kuya? Buyaks. Yan, Buyaks. Shout out po sa inyo, sir. Kayo po, tay. Anong pangalan po nila? Enteng. Oy, Tukayo. Katukayo ko pala ito. Yan, shout out sa iyo, Tukayo. So, back to work tayo dito. Back to gawa tayo dito, mga kabutingting. At una natin gawin ito, itanggalin lang natin yung tatlong tornilyo. So ayan, ito yung loob nya. Nakakalat lang yung wire, dinilagyan ng cable tie. At try natin ikutin tong motor kung malambot. Ayan, malambot naman yung motor. Pero pag dito mo siya, ikutin ay malambot. Pero pag dito naman sa pulsator ay napakatigas. Ayan, no? So ibig sabihin baka may problema yung gear case nito or gearbox. So gagamit tayo ng tester nito para matrace natin kung anong problema. Ito na ay umaandar to tayo, no? Washing? Sauna mo ikot na. Dati daw po mga kabutingting gumagana naman daw pala ito. Kaso ay mga kabutingting ay ano, hindi siya matagal-tagal nang hindi nagamit. So ngayon ay kahit hindi na tayo gumamit ng tester, saksak na lang natin ito kagad at para makita natin. Yan, nakasaksak na at naka-on na rin yung
switch niya. So ang gagawin natin dyan ay ikutin ko lang yung timer dito sa taas. At hindi siya gumana. At naka-on naman yung timer dito sa baba. Yan, kung naririnig nyo ay pumipitik-pitik. So try natin itong itester na lang para sigurado, para hindi tayo makahula-hula nito. So yan, bali ito yung gagamitin tester natin. Lagay lang natin itong test probe dito sa input, or itong black ay sa common. Yan. Ngayon, para matester natin yung motor ng wash motor, ay tanggalin pala muna natin itong close-in wire connector. Lipat lang natin ito para makita nyo. Tatanggalin lang natin ito ay kulay black at saka kulay asol at saka pula. Yan. So ito yung linya ng wash motor, papuntang motor. Ayan, kung nakikita nyo. So ito yung hawak ko. So ngayon ay on lang natin itong tester. Ayan, at i-select natin ito sa all. Ayan, common ito ay kulay black, at ito yung reverse, pula at saka asul. Yan, mayroon tayong nare-reading, then nagbabasher siya. 18.6, dapat itong pula ay nagiging 18.6 rin. Yan, halos parehas lang. Parehas, so ibig sabihin ay okay yung motor. Pero nung isinaksak natin dito sa ating extension, ay wala, hindi man siya gumana or kahit ubong ay wala. So para matrace natin, baka mamaya may problema din yung timer, ay kailangan naman nating tanggalin itong puti. Yan. At ngayon ay para matester natin yung timer, ay tatanggalin lang natin itong asul at saka pula. Yan. Ito yung linya na dapat testerin natin, dahil ito yung nakakabit sa papuntang timer. So ngayon ay ikutin ko lang yung timer sa taas. So naka-on pa naman yung timer. Ayan, kung nakikita nyo. So pwede na natin itong testerin. Kaso nawala dito tayo sa kabila. Ayan, mayroon. Tapos antayin natin dito sa pula pag reverse. So mayroon din. So ibig sabihin, pero kanina ang pinagtataka ko ay wala man, hindi man lang siya umandar nung isinaksak natin, pero mayroon namang kuryente dahil may ilaw yung switch natin. Galing nga ng itong binigay sa akin ni Sir Renato. Malalaman mo siya na may kuryente. So
Ngayon ay test rin natin tong pero yung power cord nito ay buo dahil yung spin dryer ay gumana nung isinaksak natin kanina. Ay nung isinaksak ko po kanina. So ngayon try natin ulit. At bakit ayaw niyang umandar? Balik lang natin itong mga wirings niya. Okay naman yung timer, pero ang pinagtataka ko, bakit ayaw niyang umandar? Na okay naman yung timer. So ayan, nabalik ko na. Sunod, saksak natin ulit. At on lang natin itong switch. Ayun, gumana na. Kanina ay ayaw. Oh, minto. Ayan, minto na. At yung timer naman dito ay naka-on pa. Ayun, may problema din pala itong timer, mga kabutingting. Hindi na siya tumutunog kanina. Pero kung gagalawin mo tong timer, ay gagana na naman to ulit. Ito tayo para kitang-kita. Ayan o. Pero umiikot yung nandoon sa ilalim kung naririnig nyo, pero yung pulsator niya ay hindi umiikot. Ang dalawa ang problema nito, yung timer at saka yung gear case. So ito mga kabutingting ay nag-usap na kami ng may-ari at kailangan kong palitan yung timer at saka yung gear case. Dahil kung naririnig nyo ay gumagana yung motor pero yung pulsator ay ayaw. So ang problema nyan pag mga ganyan ay yung gear case. So siguro try kong ipakita sa inyo na tanggalin ko yung mga tornilyo sa likod kung hindi ba siya kalawangin. So hugutin lang natin itong cord at unahin ko yung pagtanggal nito ng tornilyo sa paikot para matanggal natin yung gearbox. So yan mga kabutingting, habang hindi pa natin tinatanggal yung tornilyo ay magpapainit muna tayo ng hinang. Dahil alam kong yung mga tornilyo na yan ay sigurado kinalawang na. So kaya gamit tayo ng hinang. Ito yung hinang na all for one, one for all. Gamit sa lahat. Panglusaw sa hinang, panghinang at saka panlusaw sa plastic. So antayin ko muna uminit yung hinang ko. Ito. Habang nagpapainit din ako ng hinang mga kabutingting ay ito muna ang pulsator ang tatanggalin ko at yung pagtanggal nitong tornilyo para maiangat mo ito ay tanggalin mo lang tong isang itong isang tornilyo at hindi ko yan mabidyohan mga kabutingting dahil wala naman akong taga video. Kung ilalagay ko naman dito baka malaglag yung cellphone ko mayari. Wala pa naman akong pambili pang bagong cellphone kaya madali lang naman. Basta tanggalin mo lang yung isang tornilyo. Sunod, matatanggal mo na yung pulsator. So yan mga kabutingting, natanggal ko na yung tornilyo. At medyo pahirapan dahil yung tornilyo ay kinalawang. So ang ginawa ko dyan ay sinilsil ko. Mayroon sanang binigay sa akin si Serenato Aban na pangtanggal talaga dito yung ipupukpukin mo siya parang shock na Phillips screw.
Kaso hindi ko na dala. Nandoon sa bahay. So medyo nahirapan din ako dyan. So sunod natin gawin ay tatanggalin natin yung mga tornilyo sa paikot. Yan. Sana ay hindi lahat kinalawang. So ito nga pala yung tornilyo sa pulsator. Yan ang ginawa ko. Sinilsil ko lang yan. Pero wala pa naman akong ginawa ng ganito na hindi ko natatanggal tong tornilyo na to. Hindi ako sumusuko kahit pa kinalawang yan. At natural talaga tong kinakalawang ito pagka lalo na na matagal nang hindi na nabubuksan or baka hindi nililinisan ganyan. Talagang ano to. Hindi naman to kinakalawang, parang sumisikip lang ito sa tawag niyan. Sa chok kaya siya matigas. So ngayon ay tatanggalin ko na yung mga tornilyo paikot para matanggal natin yung gear case. Ang pagkabit naman ng timer ay madali lang. So unahin natin yung gear case. At kinalawang na talaga oh, yung tornilyo. Ito, hindi ito kinalawang. Yung dalawa sa likod ay kinalawang. Ay, episode, basta may ano, taga-video no? Isapok to lang, no? Kuha mo sa ngatong imong kuhan. Nakita na yung ayo kog i-appel eh, nagkuha na lang sila na bungha na lang sila bungha na lang naong bungha na lang sila sa ahong naong at trabaho ra di ay trabaho ra wala ka man magsabi pero si John Lloyd atong naong ah pwede ra di ay magpa balag naong nalang ipakita ang trabaho dili trabaho na katina ah John bungha na lang sila tuman ang ahong naong malis lang ako nag-post na eh, okay lang po, walang host to, te. Pwede ra? Basta okay lang yung, okay lang ang idahang draining. Tanganan lagi kay Kuan man. At dito lagi sa... kana lamang inig, dagay dahil sa tubig, no? Pero pwede rin. So ayan, bali itong dalawang tornilyo na to at saka yung isa na lang ang hindi ko pa natanggal dahil grabe yung kalawang oh. Ganon din yung isa. Ayan. So mga diskarte ko pag mga ganyan ay gumagamit ako ng hinang. Nilulusaw ko yung plastic. So yan, yan yung diskarte ko, bali hinihinangan ko magkabilaan tapat para malagyan ulit ng tornilyo. At so itong ginagawa dyan ay pinapaipit ko yung side cutter, gumagamit ako ng side cutter.
bulok. Palitan ko bulok, dagdagan ako. Grabe mga kabuting ting. Hindi talaga mahikot-ikot yung tornilyo. Napakatigas. Sana, hindi na talaga maikot mga kabuting-ting, oh. Sobrang kalawang. So, yung ginagawa ko na lang pag mga ganyan ay bubutasin ko na lang yan. Dahil ito lang naman, ito lang naman ang kinalawang. So, kahit hindi na to dito matornilyuhan ay wala pa rin siyang problema. At gamit lang tayo dyan ng flat screw. So dito tayo sa kabila dahil lulusot na yung ano nito, yung ulo, dahil maliit na lang yung ulo. Ulo ng tornilyo. Mahirap pag mga ganito. Yung kalawang na talaga yung tornilyo. Sana, hindi na rin maikot mga kabuting-ting. Liit na lang yung ulo. So, kahit hindi ko na siguro yan lagyan ng tornilyo, ito lang naman. Hindi naman ito kawalan. So yan, lumusot din. Naiwan yung ulo. Sunod ay tatanggalin lang natin tong spring sa pinakapaa sa dryer para maano natin. Para maganito ito.
ko. Unbuilt naman niya ay ano pa, makapal pa. So ang problema lang talaga nito ay gear case at saka timer. So ayan mga kabutingting, mayroon pa pala akong napansin dito, may problema din yung belo nila, punit. Yan o, kung nakikita nyo ay punit. So yan, kailangan ding palitan yan. Kaya pala ang sabi ng may-ari ay yung tab doon or yung basket nitong dryer ay gigiwang-giwang pag gamitin at konti lang din yung nailalagay nila. But napakatibay talaga pag mga sinauna na gamit. So kailangan ko rin palitan yan. So ito, dito muna tayo sa gear case at kailangan nating palitan. At tanggalin muna natin tong apat na tornillos para matanggal natin yung gear case. Kunsaon sa mga hose? Kay bawa na inahos. Inahos sa basing. De, kuan man ay standard. Pang adyo og lock ha. Mo lock ka ganay mo diros, mag-helmet na gibaw. Lock sa hose. Big pa siya on, gumamang hubak di kung mamulik sa dyo nga ibang gumamang hubak. Kasagdan na po din dyo. Mukhang hugas eh. Ilan mo. So yan, natanggal na natin yung mga tornilyo. Sunod natin gawin dyan, kung makaya sa paghugot nito ay hugotin natin, pero katulad nito matigas. So gagawin lang natin dyan ay tatayo lang natin ito. Yan, tatayo lang natin. Uy! Natumba pa. Patawagan naman ho, kung di si Jack kasabot. So ngayon, ang diskarte ko naman pag mga ganitong yung gear case ay hindi matatanggal mga kabutingting, gumamit lang tayo ng pako. Tapos kung mayroon kang T, pasok mo tong ulo ng pako dito. Tapos pasok mo dito sa gitna, saka mo siya pukpukin. So yan mga kabutingting, nalaglag yung cellphone ko. So pasensya na, hindi ko mabidyohan yan.
So yan, mga kabutingting, natanggal ko na yung pulsator, pero yung gearbox or yung gear case ay hindi pa rin. Grabing tigas talaga. Ganito ang mga ano, pagka matitibay, pagka matagal na, hirap talaga siyang tanggalin. So, tanggalin ko muna yan at hindi ko na mabidyohan, diba? Taka-bidyo. Nalaglag na yung isang cellphone ko isang beses, baka mapangalawahan pa at masira to cellphone ko. Yari, cellphone ko nito. So yan, lumusot rin sa katagalan, mga kabutingting, at grabing tigas talaga. So, itumba ko ulit ito. Ang hirap talaga nang walang taga-video, mga kabutingting. Tsaka-tsaga lang muna tayo sa ganito muna ngayon. Ayan, bali ito yung gear case na papalitan natin. Ang problema nito, mga kabutingting, itong pulley niya ay umiikot na. Ayan, oh. Ayan, oh. Kung nakikita nyo ay dire-diretso na. Kung sabaga itong plastic na to ay bumilog. So ang gagawin ko na nito, para hindi na abala, dahil yung pulley lang talaga ang nagka-problema nito, papalitan ko na lang ng buo. At ito yung ipapalit ko, yan. Ito ay bago. Ngayon, salpak na natin ito. Tinignan niyo ba, masudlag tubig na, may inundan yung ungot. Pero kaya dyan. Hindi na po na madag repair niya, no? Hindi. Tiba off dyan. Pila na naman yung gani. Nadya na baligya sa gumba? Sugun? So yan, bali naikabit ko na yung isang seat na gear case. Ngayon naman ay tatayo ko ulit para yung timer naman, at the same time matanggal ko yung mga tornilyo paikot naman doon sa itong mga tornilyo na to paikot ay kailangan ding tanggalin para matanggal yung basket ng spin dryer or yung tub, para matanggal natin itong belo para mapalitan din yan, mga kabutingting. Yan, tatanggalin lang natin tong tornilyo na to, mga kabutingting.
Hirap talaga nang walang taga-video, mga kabuting-ting talaga. Buti buhay pa yung cellphone ko. Kung nagkataon na basag, wala na. Patay na. Yan, may tornilyo ito dito. Pati yan, mayroon ding tornilyo yan. Yan, ito naman yung tornilyo, tanggalin natin. Nauso na. Nauso na. Nauso na yung luma. At mayroong isang tornilyo pasaway. So, gagamit lang tayo ng pinang ulit yan. Ngayon, bubutasin lang natin ito. Labing pahirapan talaga to pag mga ganito, mga kabuting-ting. Ganito kahirap pagka-technician, mga kabuting-ting. Basta ito ang mga tornilyo kalawangin, ganito kahirap. Hindi talaga matatanggal. Bubutasin na natin ito. Isang tornilyo na lang makakapit dito banda, mga kabuting-ting, dahil wala na to. Hindi na kayang matanggal. Sabi kahirap. Ah,
Yan, tanggal din natin. Pahirapan. Wala nang ulo. Pahirapan pag mga ganitong trabaho, mga kabutingting. Sunod dito naman tayo sa tatlong tornilyo para may angat natin itong ano, lagayan ng timer. At mayroon ding tornilyo dyan, kung hindi ako nagkakamali, dalawa or tatlong piraso ang tornilyo na nakalagay dyan para maiangat mo lahat itong kabuuhan. Tanggalin lang natin ito. Siguro yung pagtanggal ko niyan, mga kabutingting, nahirapan ako pag isang kamay lang. So hindi ko mabidyohan yan, pasensya na po. So yan, grabe mga kabutingting, grabe pahirapan talaga. Yung isang tornilyo lang tanggal ko, yung dalawa hindi ko na natanggal. Ayan, kaya ganyan yung nangyari. So madali lang naman yan. At siyempre, at kahit nga isang tornilyo lang, mas maganda sana kung itong sa gitna ang natira. Kaso grabe yung mga tornilyo talagang kalawang. So ito yung kailangan nating palitan, mga kabutingting. Sure. So ang pagkabit naman nito ay napakadali lang sa timer. At wala akong taga-video, so pasensya na mga kabutingting. Hindi ko na ma-videohan yan. So yan, napalitan ko na ng timer at pasensya na kung hindi ko na pinakita. At ito yung ano, original niya. At ito naman yung ito, bago rin ito mga kabutingting, replacement nga lang. So sunod kong gawin ay tatanggalin ko lang yung sinabi kong tornilyo para mabaklas natin lahat ito at para mapalitan natin yung or matanggal natin yung belo. Yan, tanggalin lang natin ito. Ganito kahirap pagka wala kang ganito kahirap mga kabutingting pagka ang mga tornilyo ay talagang kinalawang na. Tapos wala pa akong taga-video, hindi ko maipakita kung ano talaga yung ginawa ko. Itong mga tornilyo na to mga kabutingting ay stainless to, kaya hindi talaga siya basta-basta kinalawang. Pero yung mga dito lang din, itong tatlo na to, yung sinabi ko kanina. Yan o, tatlo. Ito, pwedeng ibalik, pwedeng hindi. Ito, ang iwan ko kanong purpose nito. Basta pag nagkabit kayo ng timer mga kabutingting na ganitong klase, ito kasi pang sharp din itong ginagamit ko, kailangan nakaganito to. Pag nakaganyan kasi, ay yung reverse nyan ay mabilis lang, tapos ikot siya kaagad. Dapat nakaganyan talaga yan. So ibabalik ko na lang ito. Mahirap nga lang mga kabutingting magbalik dahil yung isang kamay ko lang, yung isang kamay nakahawak dito sa cellphone. Ganito kahirap ang buhay ko. So ayan, sunod pwede na natin tong iangat. At bago natin iangat yan, ay tutumba ko ulit para matanggal yung tornilyo sa dugtungan, sa spin dryer, spin motor, at saka sa basket. Yan, tanggalin lang natin tong tornilyo na to. Isang tornilyo lang naman to sa dugtungan. So yan, ito yung tornilyo. So tingnan nyo yung
ano niya, yung bushing ay natanggal na talaga sa pinaka ano niya, sa gitna sa rubber, dahil punit na. Pag hindi naman yan papalitan, ang mangyayari niyan sa katagalan bibigay itong motor, dahil pag nababasa ito. Pero believe talaga ako, pag mga ganitong klaseng ano, ganitong klase ng mga sinauna, talagang matibay. So tanggalin lang natin ito. Itabi mo na ito, baka madisgrasya pa kamay ko dyan. So yan, tanggal na natin. Sunod, tatayo naman natin yan para matanggal na natin yung basket. Yan mga kabuting-ting, kaya pala hindi maiangat dahil mayroon pang isang tornilyo dito. Yan mga kabuting-ting, oh. May tornilyo pa pala. Lipat, lipat pura. Inting, buting-ting. So yan, natanggal ko na yung tornilyo. So pwede na natin itong hugutin at sirain na. Hirap pag walang taga dito mga kabuting-ting, ano, hindi nyo talaga makikita lahat. Kaya minsan yung iba ay tinuturo ko na lang kung ano yung gagawin, kasi wala tayong taga video eh. So ito yung sira nya, ayan, oh, punit na punit. Kaya siya yung basket ay gumigiwang-giwang, sabi ng may-ari. So aantayin ko lang yung may-ari mga kabuting-ting na dumating, dahil yung may-ari ang bumili nito, pinabili ko. At ito habang ano ay pwede na natin itong ikabit. Dinisan muna natin ito. Okay,
natira. Palusot na lang natin sa butas. Magdi-drain naman din yan. Ito matagal-tagal daw kasi hindi yata ito nagamit. Pero yung dryer nito ay ano naman, ginagamit talaga nito. Lagi nilang ginagamit. But believe talaga ako sa motor mga sinauna. Dahil hindi siya basta-basta na bumigay. So yan, nalinis ng bahagya. Ngayon ay kabit na natin itong una, yung washer. Kahit wala yung washer, pwede. Pero ako, binabalik ko yan. So yan, nakabit ko na yung pulsator. So antayin ko na lang yung biniling belo, mga kabutingting. So yan mga kabutingting, ito na yung dumating na yung bumili nito, yung may-ari ang pinabili ko nito. Kasi wala naman kasi akong dala-dala lagi nito dahil wala tayong puhunan na malaki. Saka na siguro pagka medyo makaluwag-luwag tayo. So ngayon, kabit na natin. Pag mga ganito mga kabutingting ay madali itong ikabit dahil di-trade lang. Hindi katulad nung sa original. Saan ba yung original? Yan, hindi katulad nito, medyo mahirap-hirap, pero hindi naman kahirapan. Hindi, pero mas madali kasi pag ganun ang di-trade. So ngayon ay babalik na natin yung takip. Hindi pa pala yung takip pwede. Ito pala muna. At kung nakikita nyo ay makinis na dahil niliha ko na yan. At lagyan lang natin ito ng langis. Yan, lagyan lang natin langis. Ngayon, susuot ko lang ito dito. May nahog. Ha? Kung dagag mo tanaw. So tornilyo lang natin itong dito mga kabutingting, tsaka yung isa dito. Hirap pag wala talagang taga video mga kabutingting. Kung may taga video lang sana, lahat talaga ng ginagawa ko ay makikita nyo. Yun talaga, wala talagang daya. Kaso wala tayong taga video, kaya test na muna tayo dito. Hindi naman din kasi ako mayaman, mahirap lang din ako. Kaya pag kumuha ako ng taga video, patay na. Ang kikitain ko dito sa pagre-repair, tama lang sa ibabayad sa taga video. Kaya wala muna ang taga video ngayon. Darating din ang panahon. Panahon, pagdating ng panahon ay sa sigira. Ayan o, ang hirap pag ganito. Pag wala kang taga-video, mahirap.
tayong nakakita. So ngayon naman ay babalik lang natin yung tornilyo dito sa taas. So yan, nabalik ko na yung tatlong tornilyo. At kung napapansin nyo kanina mga kabutingting, yung dito na tornilyo ay nabiyak. So ang gagawin naman natin, dahil nabiyak, hindi mo na siya pwedeng itornilyo dito. Baliban dito sa isa ay na pwede pang ibalik. Pero yung dito, tsaka dito sa dalawa, ay hindi naman na may babalik. So ang gagawin mo dyan, kung mayroon kang panghinang o kahit alambre, initin mo lang ay pwede kang magbutas dito at saktong-sakto na itatama mo dito para yung itong takip na to ay hindi siya maiangat. So yan, bubutasin lang natin ito dito ng hinang para matornilyo natin. Kahit yung dalawa lang kasi yung isa ay ano pa naman, mayroon pang tornilyohanan. So kahit mo kahit gaganituhin mo yan ay hindi yan matatanggal kasi nakakapit din yan dito. Kaya ko siya nilagyan ng tornilyo. Kasi kung dito natin itornilyo ay wala na, kasag na. Ganon din sa kabila. Pero itong isa ay hindi. So ngayon ay tutumba ko lang ulit yan para malagyan natin ng lock yung kinabit kong belo. Ito yun. Ito ang pagkabit nito ay pabaliktad. So ito yung ano niya. Ayaw. Ilahin muna natin ito. At para mahila ko ay atras ko muna tong ano ko. Yan. So para mahigpitan ito mga kabutingting, ang gagawin mo dyan, pwede mo siyang pukpukin. Yan, pukpukin lang natin ito dito para humigpit talaga siya. Kasi kung sa kamay lang ay hindi talaga, hindi mo ito mahigpitan ng mahigpitan talaga. So kahit na basta hindi lang siya gumalaw,
kahit wag na masyadong mahigpit ay hindi yan siya basta-basta kakalax kasi naka-fix din yan, hirap na nga siyang ilusot. So pwede na yan. Sunod, bago natin ito para hindi ka mahirapan, kabit muna natin ito, itong motor niya, yung pinakadugtungan. Yan, tapat na yan sa butas, so pwede na nating ilagay yung tornilyo niyan. Hindi pala kita, sorry. So yan, nakabit na natin. Pwede na natin ito i-assemble. Hindi lang, para hindi tayo mahirapan dahil bumili din yung may-ari ng hose. Patalin lang natin itong hose. Ito, kahit hindi mo na ito lagyan ng kulikit, ang problema nito, nakalimutan na mayari na hingian ng lock ito, pero mayroon naman itong lock. Pero ito naman, kahit ano, lagyan mo na lang siya ng cable tie o alambre, pwede na. Pero ang ilalagay ko dyan ay cable tie lang. So, simbol muna natin ito. Dahil mayroon naman itong daanan para sa hose, itong butas na to. So, simbol muna natin. Kulang na lang yung tornilyo. At balik muna natin itong mga yung preno niya. Todo na natin ito sa baba. At may napapansin din ako dito mga kabutingting, yung spring niya ay masyado nang maiksi. Yan kung nakikita nyo, ang gagawin nyo naman dito, twist nyo lang, twist nyo, tapos saka masyaman natin para humaba at malakas yung ano nya, tulak sa rubber. So yan, mahaba na siya. So balik lang natin. Lagay lang natin ito sa pangalawa sa taas. Yan, dito sa butas na to, pangalawa. At tignan ko dito kung malakas ba yung ano niya, humila. Yan, pwede na siguro yan. So malakas na yan umano. So sunod naman ay saka natin ito isusuot tong hose.
kuha lao ng cable tie para malagyan natin ng cable tie yung ano niya. Kasi nakalimutan ng may-ari na humingi ng ano niyan, may lock yan mga kabuting-ting, kaso hindi binigyan yung may-ari yung bumili nito. So yan, lagyan lang natin ng cable tie. Pero itong cable tie ko mga kabuting-ting, dahil maiksi ito, so gagawin lang natin dyan para humaba, pag dugtong-dugtongin lang natin. So yan, humaba na siya. So saka natin ito ilock. Ayan, dalawahin na lang natin para sigurado. Ito naman ay ano lang naman to, para lang umano yung tubig, hindi siya magkalat. Yun lang yung purpose nito, para sa hose. Kung kahit nga walang hose ito ay pwede. Basta ang importante lang ay okay ito. So kahit wag na natin putulin yung ano niya, cable tie, ganyan lang. Ngayon, kabit na natin ito. So ito ay papakita ko sa inyo yung belt na masikip pa talaga yan. Hindi pala kita mga kabating-ting. Yan. Yan kung nakikita nyo. Hindi pa siya maluwag. Saktong-sakto lang yan. At dahil bago na yung bilo, hindi na rin ito gigiwang-giwang. Kat kanina, pag ganitohin mo siya ay napakalambot. Ngayon ay saktong-sakto lang, mayroon siyang laro ng konti dahil bago na yung belo. So ngayon, pwede na natin ito i-try para masubukan din yung timer na kung matapos ba siya. Pero ito, ang kaibahan nito mga kabuting-ting, pag replacement na timer ay wala na siyang soak. Kung sa original ay hanggang 15 ka lang para tuloy-tuloy o hindi siya hinto-hinto, ngayon naman dahil napalitan na ito ng timer, hanggang 45 lang. Ito, hanggang pag itudo mo siya sa 45 ay 15 minutes pa rin. Hindi siya magiging 45 minutes dahil ito ay replacement na timer. So, try natin. Yan, saksak lang natin ito. Anong nangyari? Ba't hindi na magkasya? Ayan, saksak lang natin. Tapos on lang natin. At on lang natin yung timer. At kung kanina na umiikot yung nandun sa baba, yung pulsator ay hindi umiikot. Pero ngayon ay umiikot na yung pulsator. Dahil pinalitan na ng gear keys. At try din natin itong spin dryer. Pero itong spin dryer ay okay naman ito. Wala naman itong naging problema. Ang napansin ko lang kasi kanina nung pagtanggal ko nito o yung pagbaklas, punit yung bilo, kaya pinapapalitan ko na rin. Pero ang tanong, bakit ayaw umandar? May natanggal ba ako dito o wala? Ayun, gumana na siya. Ayan. Kaso, mabagal. Ayaw, ayaw. At itong mga kabuting-ting ay adjust ko lang itong preno. Ibabalik ko sa gitna. Ayan dito, sa original niyang pinaglagyan kanina.
So yan, ibabalik ko lang dito. So ayan, tingnan nyo kung gumagana na ba. Ayan ah. So gumagana na. Ano lang siya, kaya ko siya nilipat dito sa original o sa gitna kasi nilagay ko siya sa dulo. Yung takip niya kaya ayaw umandar dahil nakaangat ng konti ito at yung contact point dito ay hindi siya naglalapat, kaya ibinalik ko sa original at papasilip ko sa inyo na gumagana na. Ayan, oh. At wala nang preno ito, mga kabutingting. Yung pinaka brake pad niya ay naubos na kaya hindi siya humihinto kagad. So okay na yan, at ganun din ito. At siguro yung pagturnilyo nito lahat ng paikot, dahil hindi ko pa naman tinurnilyo, ay hindi ko na ipapakita sa inyo para hindi na ito humaba masyado yung video natin. So ayan na, mga kabutingting, bali naturnilyo ko na lahat yan. Kaso hindi ko na nga ipinakita sa inyo, mahaba na kasi. Okay lang sana kung live ito. So yan, saktong-sakto din yung timer ay malapit na siya natapos, at natapos na nga. So pwede naman natin to ulitin. At sa mga gumagamit ng washing machine, kailangan lang pag ayaw mo ng pag ayaw mo na o hindi pa tapos o baka nagmamadali, ang gagawin mo lang ay wag mo patayin. Ang gagawin mo na lang ay tanggalin mo na lang yung saksakan. So okay na ito, gumagana na. Ma'am, ate, pwede nating lagyan ng tubig para makita na malakas pa ba or mabilis. Okay. Lagyan natin ng tubig para makita nyo na mabilis. So palagyan ko muna ito ng tubig. Shante, so yan mga kabutingting, dahil naturnilyo na, so ayusin lang natin itong wire dahil pangit pagkaiwanan natin na nakaganito lang. Dahil dyan na lang yung kapasitor ilagay. So ayusin lang natin yung wire. Lagyan lang natin ang cable tie. So ayan na, tapos na, at lagay na natin takip. So ayan mga kabutingting, umandar na dahil nilagyan ng tubig, at kayo na ang humusga kung mabilis. Ayan ay mabilis pa talaga yan, mga kabutingting. So tanongin natin yung mga may-ari. Mga marami sila, mga kabutingting, kaya mga silipin mo muna dito, kuya. Oh, may tulo. Bisa ba kung sa imong istorya niya, ang tulo, bawa na. Bakit may tulo? Ayan mo yung tulo. So, ayan na. Ate, ano na? Puro, eh. Bumamit siguro ng bulita to. Handa ko kagita. Ayan, saan mo pag... Tinig, sir ba? So, ayan, mga kabutingting. Tapos na yung mission natin dito. At... mayroon pang bonus, mga kabutingting, isang electric fan, pero hindi ko na binidyo. Ang problema lang naman yan ay power at saka starting capacitor. So hindi ko na ipinakita. So okay na, boss. Okay, ayos. Ang bayad sa electric fan, boss. Ayan, oh. Ayan mga kabutingting, may pira na. May pambiling ulam, yung bigas, marami pang bigas. Kaya ulam na muna. Sayo, te. Okay na, te. May warante man ka. May warante. Kaso, punta na ako na Amerika bukas. Doktor, kaya po ka na huwag sa Amerika. Agay, magkita. Kaya punta sa Amerika rin eh. Wag, kaya po kahit yasan. So, yan na, mga kabutingting. Bayo ko na. Okay na. Mga kabutingting, binigyan ako na ate ng pamasko daw. Tawad. Matasayahan ko itong usa. Ha? Dapat isa. Oo, sige. Sige, antayin ko, punta mo lang dito. So ayan mga kabutingting, dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. At
Salamat pala dito kay Ate. Ano pangalan nila na eh? Ah, ajaw na ko no. Ah, ajaw na pero Bibi mga kabuting ting, Bibi yung parang ipit. Yan ah. Ano bonus wala man to. Ni Andar man pero di naman mo. Bonus og unsa gawas apo ini lang ko na masabot gud. Ilawan mo swing baway. Ah, sige, dala dili. Yan, kung natutunan ka dito sa video ito mga kabuting ting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Di ba, Boss Roy? Oo. Babay, ay. Nag-iiwan pala sa inyo mga kabuting ting, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat.